yung quota ng mga traffic enforcers. Okay, explain. Tanggalin natin. Dapat wala silang quota na. Kasi ang nangyayari po, nagfo-focus sila sa huli. Imbis na mag-traffic, eh, panghuhuli yung inaatupag nila. Which is mali. Pero hindi rin po kasalanan ng ibang enforcers. Eh, yun po yung sistema eh. Napipilitan po sila. Isang magandang balita para sa lahat ng mga motorista. Dahil makaraan lamang ang mahigit isang linggo matapos kong may upload yung video tungkol sa mga hindi maayos at nakakalitong road signs at road marking sa bahagi ng Ortigas Avenue, ay agad itong inaksyonan ng local government unit ng Pasig City. Kaya bago tayo magpatuloy, nais ko muna kayong pasalamatan dahil hindi ito makakarating sa kinauukulan at mas marami pang motorista kung hindi ninyo ishinare yung video. At syempre, maraming salamat din sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig sa pangungunan ng isa sa pinakamagaling na alkalde hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas na si Mayor Vico Soto. Katulad ng sinabi ko sa naunang video, sa mahigit 5 taon kong halos araw-araw na pagdaan sa kahabaan ng Ortigas Avenue, napansin ko na napakaraming motorista ang nahuhuli sa bahagi ng Meralco Avenue at Green Meadows Avenue. At ang isa sa mga pangunahing dahilan dito ay ang kakulangan ng maayos na road signs at road markings. Pero sa muli kong pagdaan noong araw ng Linggo, August 20, ay agad kong napansin ang malaking improvement sa bahagi ng Ortigas bago lumiko sa panulukan ng Green Meadows Avenue. At kung napanood nyo na yung naunang video, ginawa nila yung mga ibinigay nating mga suwestyon para hindi malito yung mga motorista lalo na yung mga bago pa lang na dumadaan dito. Pagkatawid pa lang ng Lanuza Avenue, ay agad nang mapapansin na nilagyan na ito ng maayos na road marking sa bawat linya. Yung para sa mga sakyang papaliko sa kaliwa o sa Green Meadows Avenue, at yung para sa mga dederecho ng Ortigas Avenue papunta ng C5 Road. Makikita rin dito sa dulo ng Center Island yung sinabi kong karatula na may nakasaad na inner lane must turn left para maging mas klarado sa mga motorista kung saang linya ang dapat ang babaybayin nila. Malaking tulong rin yung pagdadagdag nila ng traffic signs na may mga aros na nagtuturo ng direksyon katulad ng nakalagay sa mismong kalsada. Bukod sa mga ito, ginawa na rin nilang solid white lane divider yung dating broken white lines para talagang malinaw na sa mga motorista na bawal silang lumipat ng linya. At nung pagdaan ko nga dito ay meron na agad akong nakuna na kotse sa inner lane na nagbabalaksan ng lumipat sa katabing linya. Pero parang napansin niya yung mga traffic signs at road markings na hindi niya na ito pwedeng gawin. Bagamat sa bandang unahan ay iisang lane na lang yung merong arrow markings, mas okay na rin ito kumpara sa dati na maraming motorista ang nalilito na nagre-resulta sa pagkahuli nila sa mga traffic enforcers. Akala ko nung una ay meron na agad motoristang lumabag sa batas trapiko ang masasampulan ng mga traffic enforcers. Pero ang pinapunta niya pala sa gilid ay yung kasunuran kong truck para suriin ng anti-smoke belching unit o ASBU. Sa ilang araw na pagdaan ko dito simula nang isaayos nila yung traffic signs at road markings, ay wala pa naman akong nakitang hinuli dahil sa traffic violations at hindi ko na rin nakikita yung mga nagkukumpulan at nakabantay sa alanganing lugar ng mga traffic enforcers. Meron din pala akong gustong linawin dahil may mga nababasa ako sa comment section na parang tinotolerate ko daw ay pinagtatanggol yung mga kamote drivers at nagsasabing bakit uhuli ng traffic enforcers kung hindi naman lumabag sa traffic rules and regulations. Una sa lahat, katulad ninyo ay ayaw ko rin sa mga kamote drivers na hindi sumusunod sa mga batas trapiko. Pangalawa, ang punto ng mga ganitong video ay hindi para batikusin ang mga traffic enforcers sa panghuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko, kundi para ayusin ang problema sa kalsada at hindi para pagkakitaan ng mga baguhan pa lang na dumadaan dito. At dahil sa ginawang aksyon na ito ng LGU ng Pasig City, ay wala na akong naiisip na dahilan para hindi pa nila hulihin ang mga dederechong motorista sa inner lane dahil meron itong sapat na traffic signs at road markings. Narito naman ang isa pang magandang halimbawa na nagpapatunay na epektibo ang mga isinagawang pagbabago sa bahaging ito ng Ortigas Avenue. Pagmasdan ang motorsiklong nakasabayan ko sa pag-stop sa traffic light sa panulukan ng Lanuza Avenue kung saan una siyang nakapwesto sa inner lane.
Habang nakahinto ay tila napansin niya yung mga karatula at mga road markings na kinakailangang lumiko sa Green Meadows Avenue ang mga sakyang nasa inner lane, kaya dahan-dahan itong lumipat sa gitna bago pa man mag-go yung traffic lights. Ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng nahuhuling motorista na lumalabag sa batas trapiko ay mga kamote drivers o riders, kundi biktima lamang ng mga nakakalitong traffic signs at road markings. Sa totoo lang ay hindi na ako nagulat na gagawin ito ng paraan na taayusin ng lokal na pamahalaan ng Pasig, dahil alam naman natin na ginagawa ni Mayor Vico ang lahat para maisaayos ang serbisyo sa kanyang nasasakupan. Kaya alam ko rin na isa ito sa mga lumang estilo ng mga traffic enforcers mula sa mga nakaraang namumuno sa Pasig na ngayon lang nalaman ng kasalukuyang alkalde. Sa mga unang araw pa lang ni Mayor Vico Soto sa pwesto, ay alam niyang ang problema sa Pasig City traffic enforcers ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin dahil sa kabi-kabilang reklamo na natatanggap mula sa mga ito. Samantala, sa kabilang bahagi naman o sa intersection ng Meralco Avenue na isa ring takaw-huli sa mga bagong motorista, ay wala pa rin akong nakikitang pagbabago sa ngayon at nandun pa rin yung nakakalitong traffic signs at road markings. Pero kahit yung sa may Green Meadows pa lang ang kanilang isinasaayos, isang magandang senyales na ito dahil ngayon pa lang ay alam na natin na malayo ang mararating ng ating pagtutulungan na maipaabot ang mga ganitong content sa kinauukulan. At malaki ang dapat nating ipagpasalamat sa mga katulad ng Pasig City LGU na nakikinig at bukas sa mga suwestyon para mas maisaayos ang pamamahala sa kanilang nasasakupan. Bukod nga pala sa mga nag-share ng video, marami rin yung nag-comment at nag-message na meron rin ganong estilo ng panghuli ng mga enforcers sa kanilang mga nadadaanan. Pero dahil sa dami ng mga lugar na binanggit katulad ng sa Maynila, Quezon City, Pasay, Valenzuela at iba pang bahagi ng Metro Manila, hindi ko rin naman agad yun mapupuntahan ng sabay-sabay dahil meron din naman akong iba pang pinagkakaabalahan. Kaya muli akong humingi ng tulong para mas mabilis nating maisama sa mga susunod na i-upload na kung meron kayong video sa inyong cellphone o nakuna ng inyong dashcam na nagpapakita ng mga nanguhuling enforcer sa kabila ng kakulangan ng maayos na traffic signs at road marking sa kalsada, pwede nyong isend yung video sa Facebook page ng Pinoy Car Guy at kung maaari ay ilagay nyo rin yung iba pang mahalagang detalye katulad ng kumpletong address at kung paano ang estilo kaya nagiging takaw-huli sa mga motorista yung lugar. Uli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.